guys, and welcome back to my channel, and yeah, it's Megan Joyce. And for today's video, hello guys, dalhin ko muna kayo dito sa my Yugo restaurant located sa may San Pedro, Laguna. You can use Waze or GMAP para mas convenient sa paghahanap ng mismong location. Sobrang lapit lang yan sa may Southwoods Binion SLEX exit. Let's go inside naman. Aesthetic yung tema ng restaurant na to. Perfect pang date at pang bonding with family and friends. So here's their menu guys. Napakadami. Kung gusto nyo palang makita yung list ng menu nila, you can check it through their Facebook page. It's Yugo Restaurant at boom! Lalabas na siya agad. So ang in-order nga pala namin is ang Brazilian ribeye na 350 grams, rice bowl na beef salpicao at aglio olio na pasta. No drinks nga pala kami lagi guys kasi more on water lang kami. Antay-antay lang tayo ng order guys, pero mabilis naman sila mag-serve dito. Tipong within 10 minutes lang, nasa yun na yung order mo. Unang sinerve yung beef salpicao na order ni hubby. Tara, may cube-cube na beef on top! First time nga pala din namin itong titikman. Then, next na binigay yung steak na medium rare lang ang pagkakaluto. Siyempre, pulang-pula! Steak orders, pwede ka palang mamili ng dalawang sides. Mashed potato at java rice lang ang lagi kong kinukuha dito para mas mabigat sa tiyan. Last na order namin na dumating is itong aglio olio. Oo nga pala, aglio means garlic sa Italian at olio means oil. Meron siyang gulay on top at sahog na chicken. Hindi talaga malambot yung pagkakaluto ng pasta ng dish na to. Ibang klase din yung pasta ang ginamit. Tara ay pang mayaman! May kasama nga din pala siyang garlic bread. Kain muna tayo guys, but don't forget to pray bago kumain. Sarap na ngayon ng ate girl nyo! Steak test muna pala tayo. Ang lambot ng baka nila dito. Hindi lasang dugo yan ha. Pwedeng kainin ng ganyan ang steak. Yung tipong hindi gaanong luto o yung may konting dugo pa. Sobrang lambot ng steak na dito guys. Ang ganda ng color ng meat nila. Fresh na fresh. Partneran nga din pala natin ng kanin. Opo, steak at kanin po ako lagi. Pinoy style na steak. Lagyan natin ng mash, pati konting pang malakasan na mong golden gravy. Ang sarap! Beef salpicao naman tayo guys, mukha siyang adobo pero hindi siya lasang adobo, cube-cube yung beef niya sa taas, talaga namang napakasarap. Meron nga pala siyang gulay on top pero nung tinikman ko wala siyang lasa, so design lang talaga siya. Aglio olio naman tayo mga friends. At yan, kung makikita nyo, hindi nga ganun kalambot yung pagkakaluto ng pasta nila. Hindi rin siya gaano kumakapit sa tinidor. Pero kung makikita nyo, on top, meron siyang mushroom, chicken cubes, at bell pepper. Siyempre, tago muna tayo habang si Mister ay naghahanda na pambayad. Sadyang nawawala talaga ako. Pagbayaran na. Ang final verdict ko sa food na yon, hindi kami nadidisappoint lagi. Service, ambience nung mismong place. Yung mga crews yan, sobrang bait. Sobrang talagang kahit wala ka ng tubig, sila yung mismo lalapit sa'yo para kunin yung water mo. Minsan ka din lang sila nagpapaalam. Patabes na kami kumain doon, if I'm not mistaken, or pangatlo.
Tapos, pag talaga nag-crave kami ng steak, hindi na ako kakain doon sa ibang steak na sobrang mamahal. Kasi yung 250 grams nila, it's 400 pesos lang. And then, yung 350 grams nila, 600 pesos lang, mga kaibigan. At kung kukuha kayo ng Unli steak, nasa 900 plus lang siya. Pangit lang doon, guys, sa location nila. Malayo yung ano, hindi naman malayo. Wala silang parking lot, so, ano siya, parang tabi-tabi na stall. So, yung allotted na parking lot lang sa kanila is 3. So, kung may balat ka sa pwede, wala ka makukuha ang parking lot. So, kailangan mo... Oo, sa tapat siya. So, sa tapat ka magpa-park. Wala namang bayad. Wala namang bayad. Yun nga lang, hassle lang siya kasi pag umuulan. Yun lang, pero yun lang yung nakikita kong pangit nun. Pero, it doesn't matter kasi nasa harapan lang siya eh. As in, tawid-daan lang siya. Tapos open parking lot pa siya. At walang bayad, yun ang mahalaga dun, mga kaibigan. Oops! Pero pa pala, yung palang pansit, nakalimutan ko. Ano pangalan nun? Pasta polio. Ayun. Pasta aglio olio. So actually guys, kung di nyo natatanong, ito kasi yung jusawa ko. Sa Italy siya lumaki. And then, gusto niya patay sa akin yung aglio polio. Aglio olio. Kasi daw, ano lang yun, garlic and olive oil. So, yung natikman namin kanina, medyo hindi daw siya kalasa nung natikman niya. Nung natikman niya, nung nasa Italy pa siya. So, medyo na-disappoint siya kasi nga medyo namamisa din yung lasa na yon. Yun, tapos marami siya mag-serve, no? Ang daming serving, guys. Yung food niya, rice bowl. Good, parang good for two tao na siya. Lalo pag mahina lang kumain yung jowa niyo, like katulad ko, ganyan. Maglagay lang tayo ng stars. So, stars dun sa kinainan namin kanina, yung Yugo. Ayan. So, please, 5 out of 5. It's a nice. Walang gaanong ek-ek. Walang gaanong design. Yung mga padar, nakapalitada lang. A food, guys, 10 out of 5. Sobrang sarap talaga doon. Tapos, sobrang sarap. Sobrang lambot niya. Tapos, ano ba, yung pancit, no? So, yung pancit, for you, anong rate nun? Oo. 3 out of 5. Bakit? Hindi niya nakuha masyado yung nilas na hinahanap. Ay, na-expect niya lang. So, pero masarap siya. So, yeah. Pero kung akong tatanong nyo, guys, yung pasta sa akin, it's 4 over 5. At yung beef salpicaw niya, it's 10 out of 5 din sa akin. No, ikaw. Sarap. Oh, sarap na. 10 out of 5 din. Yun. Sa bill, ano masasabi mo? Yun. Sobrang sulit lang yan, no? Sobrang sulit yan kasi, guys. So, again, guys, thank you so much for watching my vlog. So, if you like this, just give me a thumbs up. Subscribe to my channel. Turn on the notification bell. Share this video. And kung meron pa kayong gusto yung vlog ko, just comment down below. And I'll see you on my next vlog.